Marami mga kababayan tayong nangingibang bayan pero hindi nila inaasahan kung ano siyempre ang mangyayari sa kanilang pag-abroad. Ito po ang inyong Bantay Kaso ng Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Gaano nga ba kahalaga ang isang kontrata at ano ang maaaring maging mga dahilan kung bakit hindi ito natutupad na bagampanan ng isang manggagawa? Makakasama natin mula sa Riyadh, Saudi Arabia, ang ating OFW at ngayon ay nasa Butuan na sa Mindanao, si REMY BANAWA. Hi REMY, welcome sa ating Bantay OCW. Thank you po, ma'am. Oo, salamat naman sa iyong mensahe. Kaya ka namin natawagan at ngayon nasa Zoom. Kailan po kayo nakabalik ng Pilipinas? Noong ano po, ma'am, dapat sana December 18 kami makaano, pero nakasil yung flight namin. December 20 kami nakarating sa Maynila. Nang 2021, last year po. Tapos nag-quarantine kami ng 7 days. Nakarating ako dito sa Butuan, December 27 ako. Pero kailan kayo umalis papunta ng Saudi? Noong ano po, August 23 po. 2021 din? Opo. O bago opo lang. Ah, sa panahon ng pandemic, nag-a-apply kayo papuntang abroad? Matagal na po kasi yun, ma'am. Request sa akin noong ano pa, 2019. Kasi yun pala, wala silang makukuha na ano na magtagal sa kanila kasi sobrang mahirap kasi lahat-lahat sa iyo na ang gawain. Pero sabi niyo, request kayo doon. Sino po nag-request sa inyo doon? Dati na ba kayo nanggaling sa Saudi? Eh ma'am, yung pamangkin po ng asawa ko, yung asawa din niya, nandoon sa kapatid ng madam ko po. Ah. Kaya siya nag-recommend. Mm-mm. Pero itong pag-a-abroad din niyo, first time lang? Opo ma'am, kasi first request time nga lang po. Hindi ba sinabi ng pamangkin mo kung anong inaasahang trabaho ang aabutan mo doon? Wala po kasi ma'am, palagi naman akong nagtatanong sa kanya po. Tapos ang sabi lang niya, madali lang po ate. Tapos yung ano, yung matanda lang pong aalagaan mo sa kain. Mm-hmm. Tapos yung dalaga na, yung nagiging ano ko po, employer. Yung isa, yung mga teacher kasi po yun, ma'am. Mm-hmm. Mga bababait naman sila. Pero yung trabaho lang talaga, hindi ko magagampanan lahat. Kasi sa sobrang dami, saka hindi sinabi ng pangkin ko na magbibisita pala pag Green Friday. Sa akin din lahat. Tapos parang ako, hirap na, nahihilo na ako. Tapos sinasabi ko sa mga madam ko, madam, nahihilo na ako, binibigyan lang ako ng gamot. Pero hindi pa rin nawawala kasi sa sobrang dami nga ng trabaho, tapos minsan hindi pa ako nakakain. Pero may pagkain naman, hindi ka naman tinitipid sa pagkain. Lagi na lang kung manok at saka yung kanin po, minsan nauubusan kasi yung ititira ko, makukuha din doon sa rep. Kinakain din nila. Pag kinapukasan, tinapay lang na lamang piraso po hanggang maghapon po yun. So gutom ka habang nagtatrabaho. Gutom na gutom ka. Nahihilo na nga po ako. Lagi kaya nagpaalam ako kay madam. Madam, hindi ko na kaya kasi lagi na lang po ako nahihilo. Oo. So ang pinapadoktor po nila ako. Tapos ako pa din po ang nagbabayad sa sahod ko noong ano, September. Wala kayong insurance? Di ba kasama yon? May health insurance ka sa kontrata? Meron nga po ma, pero ako man din po ang pinapabayad nila sa ospital. O di wala ka ng sinahod? Ang 1,000 lang po, natira sa akin kasi higit 400 real yung nabayaran ko at saka sa gamot po. Naku, sa 3 months lang na pagtatrabaho mo doon, gumastos ka pa sa halip na kumita. Tapos po, hindi pa yan ma'am. Nung umuwi ako, hindi pa rin po binigay yung sahod ko. At saka yung natira na ano 1,000 real yung sa sahod ko sa October, binalik din ang pamangkin ko kasi nag-alala daw siya. Baka daw ako magtagal sa agency, bibili na lang po daw ng ticket yung madam ko, papauwiin ako. Hindi naman po pala natuloy ma'am, hindi sila bumili ng ticket. Anong nangyari? So wala kang pera? Hindi po binigay ang sahod ko ma'am, kaya nga po ako ma'am nagpapatulong kung anong makukuha ko doon. Wala kang sahod na nakuha? Yung isang basis lang po ako nakakuha ng sahod, yung 1,500. Oo. Real po, tapos sa October po, ang natira na lang sa akin ay 1,000 kasi nagpapadoktor po ako, nagpa-check ako. Yung 500 real na kunan
ang natira na lang 20 real na lang po sa 500. Yung natira sa akin, 1,020 real na lang po. Yung 1,000 real, sabi ko sa pamangkin ko, i-gcash na lang niya, tapos ipapadala dito sa Pilipinas, sa mga anak ko, para may maigastos. Yung pag-aalis ko pala, ma'am, binalik din nila po sa madam ko. Kasi nga raw, nag-alala sila, baka daw ako magtagal sa agency, buti na lang ipandagdag daw yung pambili ng ticket. Yung sahod ko din po, hindi na binigay ni madam kasi sabi nga, pambili ng ticket. Eh wala naman po sigurong binili na ticket kasi nag-chat siya sa akin. Sabi niya, i-chatan mo yung anak mo na sila bibili ng ticket mo. Sabi ko, hindi pala bibigay yung sweldo ko. So ang gumastos po ng ticket ninyo, pabilya nyo rin? Kayo rin? Hindi ma'am, yung agency na lang po. Sa agency po ang nag-ano ng ticket ko. Pero wala ka talagang nahawakan na. Magkano nga sa isang buwan ang inaasahan mong sahod sa piso kung i-convert mo? Ang ano po ma'am, hindi kasi po kasi pariha ang palitan ma'am. Nung nakaraan, 19,000 po yung na ano po sa 1.5 real po. So equivalent to $400 din. Yung ganun din, ma'am. Pinapatupad doon, di ba? Okay. Oh, $400. Pero hindi 'yon ang nahawakan mo at wala ka nang ang nahawakan hanggang sa pag-uwi mo. Opo, ma'am, wala na po talaga kasi ang ano kasi doon, ma'am, ang gusto kasi ng amo ko, nilipat ako ng amo, parang ibibinta niya po ako. Mm-hmm. Tapos yung kabilis sa akin, yung ma-refund yung sa gastos niya. Yung nagasto daw niya doon sa ano, sa papapunta doon sa akin sa ano, sa Riyadh. Ede, sabi naman ng agency ko, mahirapan tayo ate, baka makabili sa iyo, masasamang tao na, hindi ka na namin makukuha. Mm-hmm. Kasi lipat ka ng amo, at saka request ka. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang. Sabi mo, hindi mo kinaya yung trabaho doon. Gaano ba kalaki yung bahay? Malaki po ma'am, saka nung pagkarating ko nga, pinalaba kami ng carpet na napakalaking carpet, parang isang buong bahay. Ilang kwarto yung nililinis mo? Ay, marami. Ang sa salas po, ma'am, sa baba, sa primero, araw-araw ko talaga po nililinis yun. Nung nagreklamo ako ng agency, tinawagan sila ng agency, bakit ganon? Pinaaraw-araw niyo pinalinisan ang buong salas sa baba na marami. Siyam na, ano, yan ma'am, siyam na salas, nililinis ko noong araw-araw talaga po yun. Malaki. Nung tinawagan na okay, opo, schedule na nila ako. May dalawang beses sa isang linggo. May araw-araw. Yung araw-araw talaga, yung kwarto ni mama, kasi doon siya laging araw-araw na naka-stay sa baba, sa salas niya. Doon din sila nagkakainan. Mm-hmm. Yun, inaaraw-araw at saka yung prayer room ni Pap, ni Baba. Buti hindi ka naman nahirapang magpaalam nung sabi mo hindi mo na kaya. Mahirap din ma'am. Matagal din nila akong pinayagan. Saka uh-huh. Sabi ko, hindi, ano na, nagkulong na lang po ako sa kwarto, hindi na ako bumaba kasi hindi ko na po talaga kaya. Sabi ko, madam, nahihilo na nga po talaga ako. Uh-huh. Tapos yung binibigay kamot, yung ano, 1,612. Uh-huh. Ako pa rin na nagbili noon po, ma'am. 45 real yung bili ko doon. Tapos, sabi niya, yun na lang ang inumin mo, baka gagaling ka niyan. Sabi ng madam ko, sinamahan ako sa doktor, tapos bumili ako ng gamot. Kasi pina-check up ako nila, tapos ako pa din na nagbabayad. Tapos hindi man ako gumaling, kaya sabi ko, madam, hilong-hilo na talaga ako, hindi ko na kaya. Tapos ang dami ko pang gawain, matutulog ako minsan, alas 2 na ng madaling araw, at saka alas 3 pag may paplansyahin ako. Eh, ilang beses kaya nangyari yun, makakatulog ako ng alas 4 na. Minsan, hindi na talaga ako makakatulog, ma'am. Parang, ano na ba, parang hindi na pipikit na yung, pipikit yung mata ko, pero yung isipan ko gising. Mm-hmm. Remy, first time ba ito na pag-abroad mo? First time po. Pero bakit ka nag-desisyon na mag-abroad? Kaya nga po, ma'am, nag-desisyon mag-abroad dahil sa kahirapan po. Eh, pero dati naman, hindi mo naman inisip yan nung mas bata ka pa ka mo. Noon, ma'am, gusto ko sana mag-abroad. Ayaw naman ako payagan ng asawa ko. Eh, ngayon, wala na akong asawa. Kaya ako nag-decide rin na mag-abroad. Kasi para makatulong din sa mga pag-aaral ng mga anak ko. Mm-hmm. May bunso pa kasi po ako, ma'am, nag-aaral pa. So may mga maliliit ka pang mga anak? Wala na po. Yung bunso ko lang po, yung nag-aaral ngayon. Ay, ilang taon na yung anak mo? Yung bunso ko po, ma'am, 23 years old na po. Pero ngayon, nakabalik ka na at
Kaya ka nga nagbensahe sa amin sa Bantay OCW, gusto mo na lang malaman kung ano pa yung pwede na makuha mo dito sa pag-a-abroad na ito. Tutulungan ka namin na makuha kung ano man yung mga pribilehiyo na para pa sa'yo. Pero mag-a-abroad ka pa ba kung may chance, ha? Opo, ma'am. Nag-apply na po ako ngayon, ma'am. Tawag na lang po ng anong inihintay ko, ma'am, agency. Saan ka na naman papunta? Doon pa rin po, ma'am, sa Saudi po. Sa Saudi ulit? Opo. So, paalis ka na naman. At nasa Mindanao ka ngayon? Opo, ma'am. Nung nakaraan ba, nandiyan ka rin sa Mindanao nung bumiyahe ka pa-Saudi? Saka ka pumunta dito sa Maynila? Galing ako dito sa Mindanao, tapos nag-stay ako doon sa Maynila, sa araw ko, sa Bayaw. Tapos tinawagan ako ng agency na mag-accommodation na. Doon ako po sa accommodation. Hindi ka na ba natagalan? Hindi kayo na-stranded nung panahon na yon? Ay, nagtagal din ako, ma'am. Halos mag-limang buwan ako doon sa Maynila. Oh, yung limang buwan na yun, wala kang kinikita noon? Wala po, ma'am. Kasi nandoon ako tatlong buwan sa accommodation, tapos dalawang buwan doon sa bayaw ko. O, doon sa accommodation, anong ginagawa ninyo? Doon lang po. Naglilinisan ng accommodation, tapos yung tabi na naka-schedule sa luto, ganun. Uh-huh. Marami kayo? Grupo-grupo din po, ma'am. Minsan, nag-abot kami ng 50 plus. Oy, tapos ang dami. 30 plus, tapos hanggang sa umabot kami sa 21 at 18, ganun po. Unti-unti, nadideploy kayo? No po. Kasagsagan kasi yun ma'am, mag-lockdown ulit. Anong plano mo? Hanggang ilang taon ka mag-abroad? Hanggang kailan, kung kaya pa ng katawan. Naku, yan yung palagi kong naririnig, yung hanggang kaya eh. So, ibig sabihin, walang plano. Kasi, stay dito, no? Walang... Ang sa'yo naman, kaysa walang ginagawa dyan. Ma'am. Sige, padala mo sa amin yung ilang mga detalye ng yung mga dokumento mo nung una mong pag-abroad. Kasi baka biglang umalis ka niya, di wala yung hahabulin natin dito. Paano yun? So, itatanong muna natin. Ha? Po, ma'am. At nang may makuha muna tayo bago ka umalis. Yung sweldo mo na hindi mo nakuha doon, natanggap mo, edi bawiin natin sa madam mo. Okay? Po, ma'am. Wala po bang doon? Masama doon, ma'am. Magtatanong lang po ako, ma'am. Baka magagalit po sila. Hindi, sabi mo naman, bigyan mo kami ng computation mo. Kung magkano yung inaasahan mo sana, na hindi mo naman nakuha. Yung mga ganun ba, bigyan mo kami ng impormasyon para yun din naman din yung marirelay namin sa kabila. Wala namang masama doon. Ang hinihingi mo lang naman ay yung para sa'yo. Opo, ma'am. Okay, oo. Tsaka ikaw bilang OFW, kung aalis ka na naman sa pangalawang pagkakataon, dapat alam mo yung mga rights mo, hindi ba? Yung mga karapatan mo, yung mga dapat at hindi dapat na ginagawa ng isang OFW. O sige, magbalitaan tayo hanggang nandito ka pa sa Pilipinas. Salamat sa mensahe mo sa amin. Thank you. Salamat. Si Remy Banawa hindi nakatapos sa kontrata dahil daw po sa hirap ng trabaho at hindi na niya kinaya doon sa Saudi Arabia. Gayun siya ay nag-a-apply muli. Inaasahan niya kung may mga benepisyo naman o ano pa na pwede niyang matanggap sa hindi natapos na kontratang pag-abroad sa kanyang unang pagbiyahe. Ito po ang inyong Bantay Kaso, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.